At bibigyan po kayo ng certificate. Ito na po yung certificate ko. Ayan, 4 pages. Four pages po sila. Ganyan po ay tsura niya. Hello everyone! Welcome back to our channel! Today's vlog po, finally po, natapos ko na po ang paperwork dito sa Amerika. Finally po, natapos ko na po. Last na po ito. So, ito po yung how to apply for dual citizenship, Philippines and USA. So, kala ko po mahirap, andali-dali lang po pala. So, ituturo ko po sa inyo step by step. Siyempre po, nung una, ang dami natin tanong, paano kumuha ng dual? Saan kukunin? Ano yung mga requirements? Magkano? So, isasagutin ko po lahat yan. Diyan lang po kayo. Like I said po, this is based on my own experience lang po ito. So, kung gusto nyo pong sabayan. So, kanina po, tinignan ko sa Google kung pareho pa po yung na-research ko before. Medyo nag-iba po, siya. Pero isi-share ko na rin po sa inyo, okay? Nanood po ako sa YouTube, may nakuha naman po ako mga information. Pero po, mahirap din po kasi state by state po. Iba-iba po yung mga lugar at saka iba-iba po yung mga process. So, ako po, taga Florida. So, yung mga Florida po, sa Washington DC po yung pinaka-main nila. So, dahil malayo po sa amin yun, outreach po ang aking inihintay. Pag outreach po, pupunta po sila mismo sa lugar ninyo, yung malapit. So, eto na po yung step by step. So, at saka ipapakita ko po sa inyo sa website kung paano po, okay? I-show ko po sa inyo para makita, madali na rin po sa inyo. Okay po, ito po yung step 1 ko po kung paano ko po pinrasis itong mga paperworks ko po at paano ko po lahat po step by step. Step 1 po, first, of course, nag-research muna po ako. Bago po kayo mag-umpisa, syempre mag-research muna po kayo. Tapos po, pangalawa po, pumunta po ako ng website nila. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po pumunta ng website nila. So, after ko pong pumunta ng website nila, tinignan ko po kung saan yung outreach. Outreach po, hindi po sa Maine. Sa Maine po, sa Washington DC, malayo po. So, tinignan ko po, may outreach po kami dito. So, yung outreach po nila sa July. So, May pa lang po, nag-research na po ako. July po yung outreach nila. So, after ko pong nakita yun, tinignan ko po yung mga requirements. Ano po yung mga requirements? So, ipapakita ko po lahat yung mga requirements na pinasa ko, okay? So, after ko pong na-complete yung mga requirements, before ko po sinubmit yun, by mail po, take note po, mail, hindi po email, mail po. Medyo nakakalito po, sinubmit ko po ng mail. So, bago ko po sinubmit ng mail, nag-email muna po ako dito po sa kanilang email address. Eto po siya. Nag-email muna po ako. Tinanong ko muna po kung lahat po ng question ko. So, itanong nyo po lahat, email nyo po sila. Tanong nyo po lahat yung mga gusto nyong itanong. Ako, ang dami kong tanong. Ayun, sinagot naman po nila. So, after po nilang sinagot yung mga question ko sa email, yung last ko pong tinanong sa kanila, saan ko po mi-mail
yung mga requirements ko. Kasi po, ipapadala nyo muna po yung mga papers nyo bago kayo makapag... yun, yung application po, isasubmit nyo po by mail. So, nasa USPS na tayo, guys. At ito, ready na siya, guys. So, dadalhin natin to. Okay, ayan. So, ayan, guys. Nasa USPS na ako. So, paano ba to? Wait lang. I-show ko sa inyo. So, ayan, guys. Si USPS. Ayan. Diyan ako pupunta. And, so, let's go na. So, papasok ako sa loob. Kasi, itong nakuha kong envelope, ano siya, parang hindi siya waterproof. Magtatanong ako kung meron silang bubbles, yung safe talaga, talagang nag-e-epek ko. Safe yung mga documents ko. Tara na! Okay guys, bago ko stop ulit to, very important to guys, bago nyo i-submit yung mga documents nyo, make sure, double check nyo guys, triple check. Kasi ba yung signature nyo, yung date, I hope yung sa akin complete. Okay, let's go na! Guys, ang laki ng USPS dito. Ayan, ang laki niya. Let's go na! Ayan na! So guys, naghahanap ako na yung bubble wrap. So yung bubble wrap sa loob dito. Make sure naka-ano siya, safe. Magtatanong muna ako kung pwede. So, ayun guys. Natapos na din ako. Dito! My gosh! Ayun, napasa ko na guys. Magdudual na ako. So, guys, may isi-share ako. So, tinanong ko dun sa nag-work doon sa USPS kung ano yung magandang gamitin. Ito ba? Priority mail ba? Or yung bubble wrap? Bubble wrap yung sa loob niya, plastic. So, sinadjust niya sa akin, gamitin ko daw yung priority mail kasi ito yung talaga yung pang documents. So, sinunod ko siya, so I feel better kasi nga, documents natin, yung original na birth certificate nandoon sa envelope na yon. So, ayun, kumuha ko, ito, talaga nagpifilter. Kumuha ko, mga free lang naman to, yung may bubble, may bayad yun. So, ayan yung resibo ko. May tracking number siya, so itatrack ko na lang siya. So, pag nagpapadala kayo ng documents with sa priority mail kayo, ang gamitin nyo, okay? Okay po, sana po nakukuha nyo by mail. After nyo pong i-gather yung mga papers nyo po, email nyo po, i-email nyo po kung ano po yung address na saan nyo po isasubmit yung mga requirements nyo po. Okay po, sana po hindi kayo naguluhan. Email nyo po sila kung saan isasubmit yung mga requirements nyo. Pero, ipapakita ko po sa inyo kung saan yung mga address na yon. So, wait lang po. Para kumpleto yung masabi ko. May... Tapos po, pagkatapos nyo po silang mail, base po sa aking experience, after ko po minail yung aking papers, minail ko po ng June 1. Binigay po nilang date is June 1 to 15 po kasi po may date lang po na pagsasubmit ng papers. Yung pong date na yon sundin nyo po, hindi po pwedeng maaga, hindi pwedeng late. Kung ano po yung binigay nilang date, yun lang po ang susundin nyo. Kasi po pag hindi nyo po sinunod yun, ibabalik po yung papers nyo. So, ako po, sa aking na-experience po, June 1 to 15 lang po ang pagsasubmit ng papers. So, July po yung aming outreach. So, may time po kayong mag-gather ng papers nyo, 1 month ata yun. So, after nyo pong mail, Sa akin pong na-research yung mga ka-group ko po, naka-receive po sila ng email or tawag na na-receive po ng embassy yung mga paperwork nila. Pero po ako, wala po akong na-receive. So, ang ginawa ko po,
nag-email na naman po ako, nag-follow up po ako. Ayun, nagre-reply naman po sila. So, sa aking experience po, medyo na-stress po ako dito sa aking paghihintay ng schedule. So, email nyo po lagi sila kung ano yung po yung mga tanong nyo, okay? After ko pong na-mail yung mga papers ko, after po ng June, hinintay ko po, after po ng June, July, nag-follow up po ako. Ayun, finally, nabigyan po ako ng appointment. Appointment po is by email. Email po nila kayo kung kailan yung inyong appointment. So, sana po nakuha nyo. So, eto na po yung mga requirements na pinasa ko. So, medyo po, ito po yung mga requirements na pinasa ko. Madali lang po yung pagkuha ng dual citizenship po. Don't worry. So, ito po lahat ng mga pinasa ko. Ipapakita ko po lahat yan. So, ang like I said, email nyo po sila kung paano po mag-umpisa. So, sinagot po nila yung tanong ko. Yung tanong ko po, paano mag-umpisa nga po, sabi po nila, gawa po ako ng cover letter. Tapos po, lahat po ng copies is photocopy lang po. Huwag nyo pong isi-send yung original. Ang sinasabi po nung in-email ko sa embassy, yung original lang po na birth certificate. So, the rest po, photocopy lang po. Ayun po, take note, photocopies lang po lahat. Yung ipapadala lang pong original yung birth certificate lang po. Ito lang po yung experience ko dito po sa Florida. Okay po. So, ito na po yung mga pinadala kong requirements. Sabi po niya, gawa po ako ng cover letter. Ilagay ko po yung address ng embassy. Sa take note po, ito po ay outreach embassy, okay po? Mag-iba po yung main at saka yung outreach na address. Pero po sabi ng pinag-email ko, pareho lang daw po. So, ilagay nyo po yung name nyo, yung address po ng counselor. Tapos, important po sa cover letter, ilagay nyo po saan yung outreach. Tapos po, ito po yung aking mga requirements. Number one nga po, yung money order, $50. Lagay nyo po Embassy of the Philippines. Number two po, original and one photocopy of dual citizenship. Number three po, yung birth certificate nyo with original po. Number four, two photocopies of Philippine passport po. Yung data page lang po yung sa harapan. And guess what po? Guess what po? Black and white po, and okay lang daw po na expired yung passport. Okay po? And guess what po, kung kukuha po kayo ng passport, isabay nyo na rin po, makikita nyo po yung link kung paano po kumuha ng passport at ano yung mga requirement, isabay nyo na po sa dual nyo ng date ng outreach nyo. So, number 5 nga po, yung 4, Philippine passport, number 5. 2 photocopies foreign passport. Number 6, 2 photocopies of marriage certificate. Number 7, 2 photocopies of foreign naturalization certificate. And number 4, ay number 8, 4 colored 2x2. Dapat po bagong picture, okay? Tapos mo nag-addition na lang po ako ng driver license. So, take note po, photocopies lang po, okay? Huwag nyo pong ipapadala yung mga original nyo. Dadalhin lang po yung mga original sa exact date po ng outreach nyo. Okay po, kung may katanungan po kayo, mag-comment down below lang po kayo. Napakadali lang po. Tapos po,
So, after po nito, ipapakita ko po sa inyo kung saan po pwedeng pumunta ng website. Tapos, black and white birth certificate. So, like I said, expired passport. Okay lang yon. Tapos, ano pa yung mga tinanong ko? Sa application form, medyo may nalito ako doon. Ipapakita ko sa application form kung paano mag-fill out din. Mag-fill out. So dito po sa Florida, hindi po siya form filler. Hindi ko lang po alam sa ibang state, form filler po sila. Pero po dito, tinignan ko po at in-email ko po sila kung form filler nga po yung dito. Sabi, oo, pero tinignan ko po, hindi po siya form filler. So, ang ginawa ko po, PDF ko muna po siya. Tapos, ayun, pwede na po kayo mag-type. Sinave ko muna po siya by PDF, Acrobat. Ayun, Acrobat, tama nga po ba? Tapos, yung passport data page po, black and white. Ayun, tapos po, ipapakita ko po ngayon kung saang website. Magkano po at ano yung mga requirements. So, let's jump na po tayo sa aking laptop. Okay po? Okay po. Nandito na po tayo sa ating laptop. Ipapakita ko po sa inyo kung anong website po. Okay? Kung saan po natin makikita yung lahat po ng magkano, paano. So, eto na po siya. So, first, type po natin yung embassy. Ito na po siya, Embassy of the Philippines. So, ito na po yung lumitaw sa aking laptop. So, dahil nga po Florida, ito po yung lumitaw. Ewan ko po, parang naka-set up na po siya. So, pwede po kayong pumunta dito. Pwede kayong pumunta dito. So, website, ito po yung website nila. Okay, so ito po yun, like I said, dahil Florida po kami, Washington DC po, so explore lang po kayo, nag-iba po yung style niya, magmula po nung siguro naging president si my idol, BBM, Bongbong Marcos, okay? So ang guna nyo pong gawin, punta po kayo ng consular services. Bago po tayo mag-jump ng dual citizenship, punta muna po tayo ng consular finder. Ito po yung sinasabi kong makikita nyo state by state. So, consulate finder. Kung taga dito po kayo, like I said, I'm Florida po. Ito po yung pinaka-main nila, Washington, D.C. Kung taga, ito po, taga Mariana Island, taga Chicago kayo, Michigan, Minnesota, ito po yung address nila. Kung taga Hawaii po kayo, ito po yun. Ayan, explore lang po kayo, okay? Hanggang sa baba po. So, dahil nga po nasa Embassy of the Philippines, Washington, D.C., ito po yung website namin, mga Florida. So, ito po yung main. Kung isi-send nyo po yung papers, mi-mail nyo po, ito po yung address na pinag-submit ko po ng mga requirements ko. Okay po, consular building, Embassy of the Philippines, magtiba po yun. Kung consular outreach po kayo, ito po yung address na gagamitin. So, explore lang po kayo. So, tapos na po tayo sa consulate finder, like I said po, taga Florida po ako, eh dito po ako sa Washington, D.C. Okay po, kung ibang state po kayo, hanapin nyo po yung state nyo dito. So, dito na po tayo ulit, consular services, tapos na tayo sa consular finder. Dito po tayo sa dual citizenship, nag-iba na rin po ang style nila. So, pangalawa nga po, nag-research ako, website. Ito po, ang tawag po dun sa paper, Act 9225,
known as the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2000. Basahin nyo na lang po anong meaning ng dual citizenship po. Ayan po ang ating mga requirements. Dual citizenship application requirements. So, ito po yung form. Tapos po, original and one photocopy of birth certificate. Ayan po yung mga sinamit ko. Birth certificate, Philippine and foreign passport, data page po. Original. Ito po yung mga photocopy isasubmit nga po, may mail. Tapos po, yung mga original, dalhin nyo po sa exact outreach po. So, Philippine passport and foreign passport, marriage certificate po. Original naturalization by issued by foreign government. Four colored photocopies. Kung may baby po kayo, ito yung mga requirements. Ito po yung processing payable po. Payable for Embassy of the Philippines, personal check and credit card are not. O yan, basahin niyo po, personal checks and credit cards are not accepted. So guys, may nakalimutan pala akong sabihin. Later na lang pala yon. Tapos, basahin niyo na lang siya hanggang sa baba. So, like I said, guys, kung kukuha kayo ng dual citizenship, appointment by email, like I said, mail ko muna yung aking papers, mail by mail, tapos isesend nila yung schedule nyo ng appointment by email. Kasi, intayin nyo muna kung na-approve yung mga papers nyo, okay? So, kung may mga tanong kayo kung anong ibig sabihin ng dual citizenship, kung ano yung mga magagawa nyo sa dual citizenship, eto yung mga tanong nyo, guys. Explore lang kayo, okay? Ayan. So, can my spouse who is not American? Ayan, basahin nyo na lang siya, guys. Ang dami kong natutunan dito. So, ayan lahat ng requirements. So, ito yung email address sa i-email nyo. dualcitizenship@philippineembassy-us.org. Okay? Tapos, like I said, ipapakita ko sa inyo after nyo nag-gather yan, kung gusto nyo kumuha ng A Philippine passport, isabay na na rin siya. Ito yung passport. Ayan. Dito na muna tayo. Tapos, after nyo nakita yung mga requirements, balik ulit tayo dito. Punta na tayo sa Consular Outreach Program. Ito yung third one. Dito yung mga outreach. Kung saan sila, kung pupunta sila sa lugar nyo. Okay? Ito siya. Basahin nyo na appointment as shall be confirmed by via phone call. All appointments should be made through Philippine Embassy website. Make sure select the appropriate date and renew appointments. Made the wrong site will be rejected. Ito yung sinasabi ko. Applicant would have to reapply to correct site subject. So, Florida po. Like I said, nasa Washington DC po tayo na website. So, eto na po siya. Ito po yung sa Maine, Washington, D.C. Pero po kung outreach, eto po siya. Punta po tayo ng outreach. So, eto po yung mga outreach date po. So, passport dual, nag-iba po yung style niya. So, ipapakita ko po dito, i-input ko po kung anong style nung nag-apply po ako. Ito po yung passport renewal. So, online appointment is first come, first serve, available. Ito, email nyo po ito. Ito po yung email nila. Ayan po, basahin nyo na lang po. Yung ibig po sabihin ng site, ito po yung site nila. Ayan po. So, nag-iba nga po sila. So, explore lang po kayo.
So, dito po tayo sa dual. Dahil dual po yung pinag-uusapan po natin. Ito. Dual citizenship application will be processed on first-come-first-served basis on limited number only. Applicants will receive notification by email if their application approve or disapprove. Ito po yung sinasabi ko. Pag na-approve po yung mga papers nyo, ibibigyan po kayo ng schedule. So, corresponding appointment schedule. Approved dual citizenship may also apply for Philippine passport. Ito nga po yung sinasabi kong Philippine passport during the outreach. Ito po yung link po. Punta lang po kayo dito sa link na to. Those with confirmed dual citizenship appointment and wish to apply for Philippine need to secure a separate passport from new passport application will process after your oath-taking ceremony. So, basahin nyo po to, important. Please contact us if you have question. Like I said, ito po yung email address nila. Tanong nyo po lahat ng gusto nyo itanong. Ito po yung address nila. Okay. Do not request or solicit. Ayan, basahin nyo po. So, like I said po, ito po yung address. Lalagay ko po din yung address. So, ayun lamang po. Ngayon, dito na after po ng outreach, consulate finder, dual citizenship, galing na po tayo dito. Mga requirements po. Dito naman po tayo sa mga forms. Okay, makikita nyo po yung form dito ng dual. Pwede nyo rin nyo po kunin dito. Dual citizenship. Ito po yung form. Ito po yung form. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano fill upan naman po to. Fill out po. Like I said po, hindi po siya form filler. Handwritten po siya. Pero kung gusto nyo po siyang form filler, i-acrobat nyo po. So, ako, in-acrobat ko po. Ayun, kapag form filler po ako. So, ito po yon. So, bago ko po i-explain po sa inyo kung paano po fill out. Make sure po tama yung sasabihin ko. So, last name, yung pong nakalagay sa inyong birth certificate po. So, ito po, how to fill out the dual citizenship form. Okay. First po, wag nyo pong fill up on to. Filipan, kasi po, ito po yung, sila po yung mag-fill out dito. Dito po sa area na to. So, number one po tayo, last name, kung ano po yung nakalagay sa birth certificate nyo po, last name, nung dalaga po kayo. Tapos po, yung first name nyo, tapos po yung middle name nyo nung dalaga kayo. Take note po, nung dalaga kayo, dalaga, middle name, nung dalaga po kayo. Number two, i-check nyo po yung, are you using a different name? Yes po, kasi po, kinasal na po tayo. Ilagay nyo po yung married name nyo po. Married last name, yung pangalan nyo po, yung ano bang tawag dito? Middle name nyo po nung dala. I mean, sabi yan? Middle name nyo ng father nyo. Ayun. Nung dalaga kayo, yung surname nyo. Nakakalito, no? So, middle name yung surname nyo nung dalaga kayo. Tama? Okay. Nung, ayun nga. Number two, supporting documents for change of name. Nilagay ko po dito, marriage certificate. Okay, date of birth. Birthday nyo po, place of birth. Nilagay ko po kung yung town, city, province, kung saan po kayo pinanganak. Sex po, kayo na pong bahala dyan. Kung ano po yung sex nyo. Civil status, married, height. Yung height nyo po, i-google nyo po kung ano yung meter niya. Weight nyo po kung ano yung kilogram, i-google nyo po. Pangalan po ng inyong asawa, make sure po basahin nyo yung last name, first name, full middle name, citizenship ng asawa,
Nilagay ko po United States of America, number 10. Name of applicant's father. Basahin niyo po, last name, first name, full middle name, father, citizenship, Philippines po, number 11 po. Ito po yung medyo nalito ako, in-email ko din po sila. Name of applicant's mother, last name, ito po, last name. Maiden name po ng nanay nyo, maiden name nung dalaga po siya. Take note po, nung dalaga po siya, nung kung anong nakalagay sa inyong birth certificate, ito po siya. Noong dalaga po ang nanay nyo, yung maiden name po, medyo nalito po ako. So, in-email ko po, make sure tama po. So, kung saan po pinanganak? Philippines. Tapos po, how Philippine citizen was initially acquired? Birth po. Siyempre po, birth. Tapos, applicant current foreign citizenship. Ilagay ko po kasi dual citizen, ay, citizenship na po tayo sa America. American. Naturalization, mode of acquisition, naturalization. Kung kailan po ang inyong assurance, ano ba dito? Kung kailan po yung, kailan kayo nag-out? Naturalization certificate number, nandun po sa inyong certificate ng naturalization kayo. Number 15, yung passport number. Ayun, lahat nyo po, ilagay nyo po yan. So, dito po ako nalito. Date and place of issuance of ID, nilagay ko po dito yung date. Tapos po, nilagay ko dito United States Department of State. So, medyo nalito po ako dyan. So, tinama ko po. In-email ko na naman sila. So, number 16 na po tayo. Supporting documents submitted. So, check birth. Check old Philippine passport. Check report of birth. Check naturalization. Check marriage certificate. Hindi ko po pinasa yung baptismal ko. Tapos po, others, driver license. Tapos po, number 17, Philippine permanent address, yung address nyo po sa Pilipinas. Number 18, address nyo po dito sa Amerika. Number 19, mobile number nyo, email address nyo po, home, resident, present occupation. Address po ng trabaho nyo. Tapos po, huwag nyong kalimutan, mag-sign. So, dito na po tayo sa second page. So, tapos po, ilib nyo. Kung may anak po kayo, fill upan nyo po ito. Ako, wala pa po akong baby. So, blank na po lahat yan. Blank, blank, blank. So, eto na po tayo. So, yung date of application po, kung kailan kayo sinubmit yung paper nyo. Ako po, nag-start po yung date ng application. June 1. Huwag po kayong maghuhula dito kung kailan nyo sinubmit nyo. Applicant signature, overprinted name. Like I said, dun po sa aming outreach, June 1 to 15, nag-submit po ako ng June 1. Tapos po, ano ba dito? Subscribe. Ay, wait lang po. Medyo nalito po ako dito. Oh, okay po. So, medyo po nalito po ako dito. Sorry po. Date of application kung kailan nyo po pinanotarize. Okay po. So, ang ginawa ko po kung kailan ko pinanotarize, nilagay ko po dito kung kailan ko pinanotarize. Sabi, nag-email na naman po ako dito kung ipapanotarize ko daw. Notarize, sabi po niya, kahit hindi na po. Pero po ako, pinanotarize ko. Ayan. So, yung kung pupunta po kayang notarize, sa banko po ako pumunta. Ayun nga po, ito pong date of application kung kailan po ako nagpa-notarize. Ayun lamang po, ayun, 2 pages lamang po. So, exit na po tayo dito. Tapos na po tayo doon.
like I said po, kung may katanungan po kayo, i-comment down below lang po, okay? Exit na po tayo. So, sana po wala akong nakalimutan. So, gaya nga po ng sabi ko, state by state po, iba-iba po yung process nila. Sana po nakatulong tong video na to. At ito po pala yung aking dandarandandan. Ito na po yon. So, ipapakita ko po sa inyo. Alisin ko na po ito kasi medyo blurred na po yung mata ko. So, congratulations to me, guys. So, ito po pala yung kaganapan nung nag-outreach kami. Panoorin nyo po. Guys, this is it. Ang daming tao. Talaga si Hasta. Hi, everybody. Guys, ito na ako. Nandito na ako sa ating outreach. At ito na tayo, guys. Ang daming tao. Ayan guys, ready na kami. As your first act as Filipino citizens is to sing the Philippine national anthem. Yes. Oh, wow. Yay. We are going to have a recording so that yung mga nakalimutan na. Yay. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa bibig. Tayin po natin yung recording at sasabayan po natin awitin. Harap po tayo sa bandila. So after namin po ngayon, like I said, bibigyan po kayo ng certificate. Ito na po yung certificate ko. Ayan, 4 pages, 4 pages po sila. Ganyan po ang itsura niya. So i-blurred ko po mamaya kung ano po yung itsura niya. Ayan po. So, sa akin pong na-experience, medyo na-stress po ako sa pag-schedule appointment po. Medyo pahirapan po. Doon po sa aming outreach, magulo po. As in magulo. Ang daming tao po. Natapos na po ata ako. Stress po yung schedule ko. Natapos po ako ng, I think, 6 o'clock. Kasi po, medyo magulo nga po. Tapos po, ang importante po, yung inyo pong certificate ng dual, check nyo pong mabuti. Ang nangyari po sa akin, mali po yung address. So, hindi ko po siya nadala nung umuwi ako. Kasama ko po si husband. Nung, salamat husband, I love you. Check nyo pong mabuti yung certificate na gaya po ng sabi ko. Mali po yung address. So, hindi ko po na uwi. So,
sabi ng staff doon, ilagay ko yung, ilinilagay ko naman yung tamang address ko, tapos kinuha na lang yung information ko. Sabi nila, mi-mail nila, ibabaguhin nila. So, after of a week ata, na-receive ko na yung, na-receive ko na yung certificate ko. Ayun lang. Finally, guys, natapos ko na. Ito na yung aking dual. So, dun sa pinakita kong website, kung ano nga ba yung dual, makikita nyo dun. Explore lang po kayo. Voila! So, guys, ito na yung American passport ko. Ito yung Philippine passport. But, expired na to. So, guys, nasa inyo kung gusto nyong i-renew yung passport nyo. Kasi, hindi naman ako pala travel or pumunta ng Pilipinas. Kung pumunta man ako ng Pilipinas, pwede naman tong gamitin. Nag-inquire din ako kung i-renew ko yung passport. Kung pwede naman daw itong gamitin lang, kahit eto lang siya. So, hindi na ako nag-renew ng Philippine passport. Pero po, nasa inyo po yun. Okay po? Eto po yung choice ko. Okay? Ayun lamang po. Eto na po sila. Salamat! Ayun lamang po ang haba ng vlog. Oo na naman! Gusto ko lang po kasi talagang step by step para hindi po kayo malito. Sana hindi nga po kayo malito, okay? So, ayun lamang po. Sana po nakatulong tong vlog na to. Ayun lamang po yung aking journey, last journey. Dual citizenship, Philippines and USA. Tapos na po ako. Salamat po sa Diyos. Ayun, nakaraos po lahat ng stress na to. Ayun lamang po. Sana po wag niyong kalimutang mag-like, subscribe, and hit the bell po para lagi po kayong updated sa aming vlog ng aking asawa. Sana, marami pang tutorial. Siguro itong journey ko dito sa mga papers na to, last na to, hindi ko lang alam. So, ano pa ba? Ayun lamang po. Madali lang po. Step by step. Sana po nakuha nyo po. Okay? Last na po. Email at saka mail. Hindi po pareho. Mail nyo muna po yung inyong requirements. Okay? Yun po yung application dito sa dual. Mag-mail po kayo ng requirements. Pero mag-email din po kayo sa kanila. Okay? Yung appointment po by email. Salamat po! God bless po and good luck!